Magandang araw sa inyong mga kapuntos. Alam naman natin ngayon na sa ating panahon, parami ng mga isyu na ipinupukol sa ating pananampalatayang Katoliko. Mula sa mga sektang tataglang na mga ordinaryong tao, inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Armageddon. Ito ay ang programa kung saan sasagutin isa-isa ang bawat batikos na ipinupukol sa ating pananampalatayang Katoliko, Armageddon. Narito na po ang inyong mga alagad, Brother James Consensino, Brother Edgar Laugan, at Brother Jesse Becerra. Armageddon! Okay mga kapuntos, magandang gabi sa inyong lahat. Kasama ko dito si Brother Jando Labado. Ang kasamahan ko sa Armageddon ay wala pa dito sa ating kasama si Brother James Consensino, Bundok Pas Mindanao. So, mag-isa lang tayo dito. Wala GC, wala rin. So ngayon, tatalakayin natin ang sa anong dahilan na sa salungat ng tao ang unang otos. So kadalasan mga kaibigan, mga tao ang hindi alam ay iyan na sa salungat talaga sa tao ng ang otos sa Panginoon. Kung hindi mo alam ang otos sa ating Panginoon, ano ba ang otos ng unang otos ng ating Panginoon? Ano ba? Pag hindi mo alam ay masalungat mo ang utos. Ang unang utos ito ay, ang sabi nito, I am the eternal God who has brought you out of Egypt, the house of bondage. You shall have no other gods before me. Ang sabi mga kaibigan na huwag kayo mag ng ibang pagsamba ng ibang Panginoon. Huwag ka sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Yan ang sabi sa ating Panginoon. So the first commandment enjoins us to consider God as our only Lord. Only one we adore and worship. Siya lang ang ating sambahin at siya lang ang ating pagbigyan ng pagdarasal. Kung may hihingin tayo ang ating Panginoon Diyos. God is to be honored above all. To love God above all means to trust God completely in our lives. Yeah. Pag magawa natin ito, mga kaibigan, hindi natin masalungat ng unang utos sa ating Panginoon. So the first commandment embrace faith, hope, and charity. Diba? O basahin muna natin, Mother Jando, yung CCC 2086. The first commandment embraces faith, hope, and charity. When we say God, we confess a constant, unchangeable being, always the same, faithful and just, without any evil. It follows that we must necessarily accept His word and have complete faith in Him and acknowledge His authority. He is almighty, merciful, and infinitely beneficent. Who could not place all hope in Him? Who could not love Him when contemplating the treasures of goodness and love He has poured out on us? Hence, the formula God employs in the scripture at the beginning and end of His commandments, I am the Lord. Yes. So, maraming salamat, Brother Jando. No? The first commandment embraces faith, hope, and charity. So,
Pakinggan niyo mga kapatid, yung ito ay nature ng ating Panginoon. Anong nature sa ating Panginoon? Yung tatlong Merton? Anong Merton is? No? Faith, hope, and charity. Ano kayong faith mga kaibigan? Faith, when we say, God, we address a constant, unchangeable God. Always the same, faithful, loving, and just, without any evil. So, yan ang nature sa ating Panginoon. So, tayo, na mga tao, dapat mayroon tayong authentic na faith sa ating Panginoon. Authentic na pananampalataya. Walang ibang halo. So, yung mga, ano dyan, bago tayo mapatuloy, i-explain muna natin ito, yung tatlo. Yung hope, ano yung hope? God is Almighty. God is Almighty. Merciful. And provider. We place our hope in God amidst difficulties and trials. So, yun. So, tayo, dapat siya lang ating, ano, yung hope, Tagalog. Pag-asa. Siya ang pag-asa natin. Sa ating Panginoon lang tayo umaasa. Eh, siya lang ang pag-asa natin. Wala nang iba. Pag mayroong iba, ay hindi na authentic yung pag-asa natin, yung hope natin. So, yung charity. Anong charity? God pours out treasures of goodness and love to us, all that we are and have come from God. So, ang ating Panginoon talaga ay parang sa kanyang love, sa kanyang nature, na parang nandyan ang love na totoo. E dapat tayo din, mayroon tayong yung pagmahal sa kanya, dahil siya ang nagmahal bago tayo dito sa mundo. Minahal tayo, tinikha tayo, minahal tayo ng Panginoon. Dapat tayo pagmahal, mamahalin natin ang ating Panginoon. Sa anong paraan tayo sa anong paraan tayo na mapakita natin sa ating Panginoon na tayo ay nagmahal sa ating Panginoon, na authentic talaga na pagmahal? Sa anong paraan? Dapat iwasan natin yung mga ano? Basahin natin yung ano? There are sins against the first commandment. They contradict the honor, respect, and loving prayer that we owe to God alone, no? Basahin natin dito sa ano? Sabi ganito, all forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil the future. Consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to medium all conceal a desire for power over time, history, and in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. All form of divination are to be rejected. Eh, bakit rejected? Dahil, yung definition, mga kapatid, definition, the practice of seeking knowledge of the future inspired by the evil spirits. So maraming mga tao ngayon na na-inspired talaga sa evil. Kasi maraming mga evil dito sa kapaligiran natin. Yung mga tao na yan ay nagpagamit sa mga evil. Sino ba ito mga klaseng na tao? Ating sasagutin ang iyong katanungan. So dapat iwasan natin yung mga definition. Ano ba yung mga definition? Kasama nito yung superstition. Ano bang superstition? Giving
importance to magical power and practices over worship of God, like not continuing a trip because of a black cat that across the street. Kung ikaw ay may biyahe kayo at sa daan na nakita mo yung may team na pusa, sabihin mo, hindi ako patuloy sa aking biyahe kasi may itim na pusa na parang humaharang sa daanan mo. Ito ay pamahiin, mga kaibigan. Superstitious belief ito, dapat iwasan natin. Dahil ito ay parang mo decrease talaga yung pananampalataya natin, yung sa ating Panginoon, no? So, maraming mga superstitious yung mga pamahiin, mga kapatid. Yung mga pag magtayo kayo ng bahay, ay lagyan mo yung mga coins, yung pundasyon, yung mga haligi. Di ba? Pamahiin yun. Yung ibang mga mag-birthday, yung mga birthday celebration, anong ginawa ng mga magulang sa kanyang anak? Magkatay ng manok. Anong ginawa sa magulang? Magkuha siya ng yung dugo at ilagay sa noo. Ay parang isang mark na cross. Ito ay pamahiin. Hindi ito practice sa Christian religion. Ito ay pagan religion practice ito sa mga pagano, mga kaibigan, mga kaibigan. So iwas kayo. Huwag na niyong gawin dyan dahil masama ito, labag ito sa first commandment sa ating Panginoon. Kung ayaw ninyo magkasala kayo, iwasan ninyo ito. Yung mga klaseng pamahiin. Maraming pamahiin dyan sa mga kung mayroong may patay. Anong ginawa nila? Hindi sila magwawalis. Dahil sila daw lahat ay parang dumi na mawawala sa dito sa mundo. Parang mamamatay silang lahat. Yun ang patutuo nila. Pero hindi yan tama. Hindi yun tama, mga kaibigan. Marami pang mga pamahiin na dapat itanong ninyo dito sa punto por punto kung anong klaseng mga pamahiin. Hindi natin masabi ang lahat ito, pero sa mga katanungan sa punto por punto, sasagutin natin. So ngayon, patuloy tayo sa ibang mga kasalanan, no? Yung mga palaging ginagawa natin na yung mga kasalanan na hindi natin alam na ito ay labag sa unang utos sa Panginoon. Yung polytheism or idolatry, ano ba yun? Yung polytheism, idolatry. Ang sabi ito, worship of many gods like creature. So, yung pagsamba mo sa mga ginawa sa ating Panginoon, yung mga tree, yung mga kahoy. Pag may yung balat niya ay may dugo, mapula, ay sambahin mo na. Isipin mo na na yun na ang Panginoon. Yung iba ay nagsamba ng mga bato. Anong nangyari doon sa Roma? Sa Pagan Rome? Anong ginawa nila? Ay nagsamba sila sa mga bato. Ang ginawa nilang Panginoon. So maraming mga Diyos-Diyosan noon. Ito ay polytheism. So iwas tayo dyan, no? Yung iba,
yung powers, yung kanilang sinamba, yung power dun sa politika, parang yun lang, yun ang Panginoon nila, yung powers nila. So, money. Pag marami kayong money, mga kaibigan, ay para sa sarili mo, ikaw na ang Panginoon. Kayo na ang Panginoon. Hindi na kayo magdasal pa sa totoo, sa Panginoon na nasa mangit. Dahil wala na kayong iba pang hanapin pa, nasa'yo na ang lahat. Wala na ang Panginoon sa puso mo. Dahil nandyan na ang lahat, yung pera, yung mga lahat-lahat dito sa lupa. Alam niyo kapatid, pag nandyan na yung lahat na sa lupa, ito ang dahilan na ikaw ay hindi na makapagsamba sa tunay na Panginoon. Sino sinamba mo? Ang demonyo. Ano sabi sa demonyo? Ibigay ko sa iyo ang lahat dito sa lupa, lahat. Sambahin mo lang ako. Totoo. Pag nandiyan na sa lahat, nandiyan na ang lahat sa buhay mo, pera, lahat ng bahandi dito sa lupa, hindi na ka makapagsamba sa Panginoon. Sino sinamba mo? Yung bahandi mo. Sino? Ang demonyo na. Demonyo na ang sinamba mo. So tamang-tama si Satanas. Tamang-tama si Satanas kung dyan na ang buhay mo, mga kapatid. So, or even demons. So maraming nagsamba sa demonyo ngayon. No? Parang para nila ang demonyo, yun na ang Panginoon. Yung mga mayroong mga grupo ngayon. Parang ang grupo nila, parang yung picture ng demonyo, ayun lang, yun na ang may nag-aalay na sila sa picture ng demonyo, mag-procession sila sa picture ng demonyo. Sinamba na nila ang demonyo. So, hindi ko sabihin kung anong grupo na, anong grupo yon. Pero alam ninyo yon, yung mga grupo na yun. Pag sinamba na ninyo ang demonyo, kayo ay satanismo. So, namimbro na kayo sa satanism, no? Pag sinamba na ninyo ang demonyo, mga kaibigan. So, all forms of divination. Ang divination, mga kapatid, iba talaga yung mga mayroon pang klaseng divination. Ito, divination resorting or calling onto Satan or demons, no? Yung mag-ano, kanang araw yung demonyo, tatawagin mo yung demonyo. Yung ginawa sa mga unang magulang natin before yung Christianismo nito. Ay, grabe dito. Nag-aalay sila ng mga pagkain sa yun sa bundok. No? Nag-aalay sila ng pagkain sa bundok. Magpasalamat sila dahil binigyan sila ng magandang ani sa kanilang palay. So, ngayon, resorting or calling onto Satan or demons, consulting horoscopes, o yung horoscope, ano ba yung mga horoscope? O, klaseng horoscope, mga kaibigan, no? Astrology, palm reading, spirit of the glass. So, yun. Bawal ito. Yung iba ay yung horoscope, Brother Jando, yung diba? Meron sa Chinese zodiac. Oh, mga sign, diba? Zodiac sign, diba? Yung sa araw ng Enero hanggang Disyembre, mayroong zodiac sign. So, ang sabi ng, ano bang zodiac sign mo, Brother Jando? Zodiac sign ko? Sagittarius, di ba? Sagittarius? So, Sagittarius, pero pag nababasa ako, ando naman tugma sa Scorpio. Ang sabi nila, mas
swerte daw yung natao ng 1976. Eh, ibang yan, Chinese Zodiac yan. Chinese Zodiac yan. Oh. Yung Year of the Pig, Year of the Dragon. Mayroong pagsiyota pa rin doon na nagkahiwalay sila dahil hindi talaga alam sa babae na ano ang zodiac sign. Ang nakalam lang sa zodiac sign, yung lalaki. Sinabi, tinanong niya yung shota niya, darling, ano bang zodiac sign mo? So, ano bang zodiac sign? Ay, hindi mo alam. Hindi ko alam. Inosente talaga. Eh, sa akin, ang aking zodiac sign ay Cancer. Cancer ang akin. Yun lang ay ang sayo sa Cancer. Oh, ay sa akin ay Almoranas. Eh, may Almoranas ba? Oh, may Almoranas ako. Ay, yun ang hindi ko alam. May Almoranas ka pala. So, dahil hindi niya alam yung subject sign ay iniwalayan niya yung syuta niya dahil ayaw niya ng syuta na mayroong Almoranas. So, dapat alam natin yung mga subject sign. So, pero ito ay mga pamahiin ha, yung mga subject sign. Iwas kayo dyan ha. Yung astrology. Yung kadalasan sa astrology, yung ginawa nila ay parang nag-ano sila sa mga galaw ng bituin. Yung horoscope. Yung horoscope, oo. Oh. So, yun. Yung palm reading, ano yun? Yung paghimala, di ba? No. Paghimala, oo. Oh. Ang iba ay mahilig sa palm reading. Gusto nilang inaharap. Inaharap nila kung ano talaga ang mangyari sa inaharap nila. Kung sila ba ay mayaman, makahibalo sila. Kung ano ang mangyari sa buhay nila sa hinaharap. So yan, iwas ha, huwag kayo dyan. No? Itong iba ay yung tempting God. Ano ba itong tempting God? Consist in putting God's goodness and almighty power to taste like seeing. Ano ba yan? If you God really exists, let it rain now. Motibas about ba? Para bang yung sa ihagit mong Ginoo. Hinahamon mong Ginoo kung nandyan ka. Kung totoong nandyan ka, Lord. Parang hindi na kayo naniniwala na mayroon pang Panginoon. Kung mayroon man, hinahamon mo siya na kung totoong nandyan ka. Ngayon, magbigay ka sa amin ng malakas na ulap, no? Ulan. No? So, ito ay kasalanan, mga kapatid. Sa unang uto sa ating Panginoon, huwag niyong gawin. Yung iba, may lindol, doon sa may lindol, sabi nila, bakit kung may Panginoon, kung may Diyos pa, bakit ganun ang nangyari sa atin? Parang sinisisi nila ang ating Panginoon. Alam niyo kapatid, yung si Propeta Ho, anong nangyari sa buhay niya? Grabe ang mga trahedya na dumating sa kanyang buhay. Mga anak niya nangamatay, lahat. Ay, lahat ng mga kari-arian niya, nawala, lahat. Ang natira sa kanya, yung asawa niya.
yung asawa niyang pagawatawan, ano na yung pagawatawan? Bungangira. Sabi niya, eh, si, patuloy ka lang na, ano, ng sampa, ng ano, sa iyong Panginoon, nangyari mo. Ano? Balikas? Ano yung balikas na gano'n? Murahin mo ang Panginoon. Di ba? Pero anong ginawa niyo? Hindi niya minura ang Panginoon. Nagpasalamat ang si Job sa lahat ng dumating sa kanyang buhay. Mabuti man o masama. Yun ang ginawa ni Job. Dapat si Job gawin nating idolo, no? Ang kanyang ginawa. Hindi natin murahin ang ating Panginoon. Tao lang tayo. Ginawa tayo sa Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal. Ang gawin natin, tumbasan natin ang kanyang pagmamahal. Hindi tayo magsamba ng ibang Diyos. Like, iba pa, yung sacrilege, mga kapatid. Sacrilege. Ano ba yun? Treating unworthy the sacraments and other liturgical action as well as person, things, or places consecrated to God. Sacrilege is a grave sin, especially when committed against the Eucharist. For in this sacrament, the true body of Christ is made substantially present for us. So, magkasala tayo, mga kaibigan, isa yung sakrilehiyo kung tayo ay yung pagpasipala. Pagpasipala tayo sa mga taong banal, no? Sa mga bagayng banal, alam mo yung mga secret things, no? Yung mga sacramental, yung mga lugar, yung mga simbahan, yung mga lugar na doon nang pilgrim yung mga tao. So, wag nating yung mga lugar, no? Mga taong banal, respetuhin natin yung mga taong banal. Yung katawan natin Panginoon sa Eucharist. Pag tayo ay mag-umunyon na hindi tayo karapat-dapat tumanggap sa kanyang katawan, nagkasala tayo ng tinatawag na sacrilege. Iba pa, yung mga banal na mga santo dyan ay pinupukpuk mo ng martelyo. Sabi ng pastor mo, pukpukin mo. Hindi kayo makasala kasi isdiyosan niya. Yung sabi ng pastor mo, ikaw ay nakasala ng sacrilege. Lapag ito sa unang utos sa Panginoon. Ang sabi ng iba, hindi tayo magkasala sa utos ng Panginoon dahil walang nakasulat doon sa utos ng Panginoon. Di ba? Na pag pupukoy natin yung mga sacramental, yung mga larawan ng mga santo, nakasala tayo sa unang utos. Yun, nagamali ka kapatid. Yun ang kasalanan mo. Pag ang Diyos-Diyosan ay pinukpok mo ng martelyo, hindi larawan ng mga santo, yan, okay, sa unang utos. Pwedeng pukpukin mo yung mga larawan sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ito labag sa unang utos sa Panginoon. Pero ang larawan ng mga santo ay pinukpok mo ng martelyo, sinunog mo, nagkasala kayo ng sacrilege, sacrilegio. Ito ay kasalanan sa unang utos sa ating Panginoon. Yan. Sa mga taong hindi pa alam,
kung saan sila nakasala sa unang utos ng Panginoon. Ha? Ang unang utos ng Panginoon, huwag kayong sasamba ng mga Diyos-Diyosan. Pag mayroon kayong mga larawan na sinamba nyo, pag inyo itong, pag binukpok ninyo ito, hindi kayo nakasala. Pero larawan ng mga sangkom, nagkasala kayo. Nakasala kayo sa unang utos ng Panginoon. Iba pa, yung simony. Ano yung simony? Ang simony ito, simony, buying or selling spiritual things. Pag ikaw ay nagbili ng nagpapabili kayo ng mga sacramentals na bago na blessing sa pari, nagkasala kayo. Ikaw naman na nagbinta ng sacramental, yung crucifix, bago na blessing sa pari, ibinta mo, sabihin mo mahal na ito dahil na-blessing na. O ito, nagkasala kayo. Dahil bininta mo yung blessing, bininta mo, may presyo pa na dinagdag mo. Oh, yung ring, yung 300 lang, ibininta mo ng 600, sabihin mo, mahal na ito, brother, kasi ang puhunan ko ay 300. So, may patong na ako dyan, 100. Oh, may blessing na dyan, brother. So, bilhin mo lang 600. Oh, so, pinili mo ang blessing. Ito ay simony. Bakit simony? Dahil dito sa Acts 20 verse 20, sabi dito, Simon, magician, no? Who wanted to buy the spiritual power is so at work in the apostles. Saint Peter responded. Basahin mo natin, Brother Sandro, sa Acts 20 verse 11. But Peter answered him, "May you and your money go to hell for thinking that you can buy God's gift with money." Yes. So, ang sabi ni Peter, "May you and your money go to hell for thinking that you can buy God's gift with money." Oh, ayan. Yan ang ginawa ni ni Simon Magician, yung magician. No? Gusto niyang bilhin yung sabi ni sabasahin muna natin yung anong sabi sa simbahan sa CCC 21:21. Simony is defined as the buying or selling of spiritual things. Simon the magician, who wanted to buy the spiritual power he saw at work in the apostles. Saint Peter responded, "Your silver perish with you, because you thought that you could obtain God's gift with money." Peter thus held to the words of Jesus, "You receive without pay, give without pay." It is impossible to appropriate to oneself spiritual goods and behave toward them as their owner or master, for they have their source in God. One can receive them only from Him without payment. Mm. So, ang sabi dyan na nasasanto yung you receive without pay, give without pay. Pero pag nakatanggap ka ng pag nakabili ka ng rings at bago mo na bisingan sa pare, ito ay secret things, matawag na secret things. Bawal na itong ibinta. Bawal na ito ibinta. Sa akin ay pag nabili ko na ito, bago na ito na sa pare, ibigay ko na lang. O kahit nabili mo ba, ibigay mo na lang. Kung gusto kayong magbenta, magbili ka ng mga things na yan, huwag mo na i-publish sa pare. Ibinta mo na walang blessing
At siyang nagbili, hindi magkasala dahil hindi siya nakabili ng may blessinger. So, yun ang mga kasalanan natin mga kapatid. No? Pag hindi natin alam, marami tayong kasalanan na magawa sa unang utos sa ating Panginoon. Yung mga pamahiin, yung mga lahat ng mga pamahiin ay bawal sa kautusan ng Panginoon sa unang utos sa ating Panginoon. Kasama na rito yung yung pupunta tayo sa albularyo. Ha? Huwag kayong pupunta sa albularyo. Dahil ang albularyo, mga kaibigan, ay sila ay nagpagamit. Nagpagamit sa mga evil spirit, no? Eh, bakit nagpagamit sila sa evil spirit? Dahil yung tinuturo nila ay hindi turo galing sa simbahan. Sino ba ang binigyan sa ating Panginoon na magpagaling at magpagamot para sa paggamot sa mga may sakit? Ang simbahan. Yung mga apostoles, binigyan ng power sa ating Panginoon na sila ay pagalingin nila yung mga may karamdaman. At yung mga na-possess ay exercise nila yung mga na-possess. So, pag may sakit kayo, dahil mayroong klaseng mga demonic attack, mga kaibigan, ito ay demonic obsession. Yung demonic obsession ay hindi ito talaga magpagaling sa doktor. Kailangan ninyo yung spiritual na doktor. Sino bang spiritual na doktor? Yung pare. Dahil ang pare, ay sila ay nakatanggap ng power, yung kinatawag na anointing of the sick. No? Anong sabi dyan sa Santiago 5:14? Are any among you sick? They should send for the church elders, who will pray for them and rub olive oil on them in the name of the Lord. Yan. So, sinabi ba dyan? Yung olive oil, no? So, church elder. Alam na natin yung church elder noon na ay mga pare. Wala pang other religious organization, wala pang mga pastor, mga pare talaga, mga kaibigan. So ang sabi sa Marcos 5:13, basahin mga natin yung Marcos 5:13. They drove out many demons and rubbed olive oil on many sick people and healed them. Sino inutusan dyan? Yung mga apostoles. Alam na natin mga kaibigan, yung mga apostoles ay hindi sila doktor. Pero binigyan sila ng power sa ating Panginoon para magpagaling. Yung mga albularyo na yan, sino bang nagbigay ng power? Ha? Nakatanggap pa sila ng power galing sa ating bishop? Yun, di ba ang bishop? Sila ang magbigay ng faculty para magpagaling sa mga pare. Sila. Makapag-anoint sila dahil binigyan sila ng power sa obispo. O kayo, sino ba ang nagbigay ninyo ng power? Kisunaplit to, mga kaibigan, no? Ginamit pa ninyo yung mga larawan ng mga santo. Anong dahilan? Para gusto lang kayo na marami ang pupunta sa inyo dahil ribulto ng mga santo ang nakalagay dyan sa altar ninyo. Pero ano sabi sa simbahan? Nagsabi ba ang simbahan na okay ang ginawa ninyo? So, ang pag-serve ng mga may sakit, okay. Pero yung ginawa ninyo, anong ginawa ninyo? Yung mga orasyon ninyo? Yung ibulong-bulong ninyo? Alam ba ninyo yung mga orasyon ninyo? Anong meaning dyan? Sabihin niyo, ito ay Latin. O,
Pag ano to niyo sa Latin na lingwahe? Alam niyo, Latin lingwahe, ha? Lahat ng pinunungan, lahat ng lingwahe dito sa mundo, may meaning. Mayroong kahulugan. Pero yung binubulong niyo, anong translation? I-translate mo sa English sa Bisaya, walang translation. Pag mayroong translation, mayroong ibang meaning. Ah, okay, ngayon. Sabihin niyo, anong translation sa ginamit niyo na salita? Ah, wala. Ako mismo, dati akong albularyo. Dati akong albularyo, hindi ko alam ang binanggit kong salita. Hindi ko alam. Ang sabi ko lang, ang sabi, naanuhan ko lang, ito ay Latin daw. Pero hindi ako nakaintindi kung ito ba ay Latin. No? Ginamit ko lang pagpagaling, pero hindi ko nakaintindi sa sinabi ko. So, huwag kayo papunta sa albularyo, mga kapatid. No? Yung demonic obsession ay talagang delikado ito, kaya naka-epektuhan ito sa iyong imahinasyon. Yung mga imahinasyon nyo, parang hindi na ninyo naitindihan. Ginulo na kayo sa evil spirit. So, kailangan kayo ng doktor, spiritual doctor. Mayroon ba demonic oppression? Yung demonic oppression ay talagang may sakit ka na hindi talaga ma-examine sa doktor. Maraming doktor na malilito sa iyong karamdaman, hindi niya alam. Kahit lahat ng mga laboratory, gawin nilang laboratory, wala silang makita. Eh sabihin mo, bakit? Bakit negative, Dok? Bakit wala kayo nakita na may karamdaman ako? Yan ang sabihin mo. Dahil yung sakit mo, kapatid, hindi physical illness. Dalawang sakit, no? May physical illness, spiritual illness. So, pag may sakit kayo na spiritual illness, kailangan yung doctor spiritual. Hindi ito yung mga spiritual na yung mga PBME. Ang doktor spiritual, yung mga pare natin. At yung doktor sa physical, yung mga doktor na nag-studyo sa medisina. Yun ang puntahan natin. Sila ay nag-studyo sa mga medisina para sa mga sakit sa katawan. May mga x-ray, laboratory dyan. Sila na ang bahala dyan dahil sila ang nag-studyo. So, may iba pang mga demonic harassment, yung demonic infestation. Alam naman ito yung mga demonic infestation, kadalasan, yung mga tao na pupunta sa albularyo ay ma-contaminated yun, mga tao na yan. Pag magpabulong-bulong ka, magpatotho, yung hangin galing sa bibig, no? Yano sa katawan. Yung katawan mo, yung damit mo, ay ito ay na parang natakdan pa dyan, no? Nahawa. Oo, nahawa, no? So, mabantot ang tao. Hindi kayo makatulog ng maayos kasi mayroon na evil spirit talaga sa iyo, na parang abiyan mo na yung spirit ng albularyo. Pag nagpunta kayo ng albularyo, magpadala sila ng evil spirit doon sa bahay mo. Pag nadala kayo ng oil, yung oil, sino bang nag-bless ng oil? Ang albularyo. Bakit makapagaling na yung oil? Dahil nandyan ang demonyo sa paligid. So, yung mga oil na yan ay magbigay sa iyo ng sakit. Parang ang iba, may makita sila na parang may napagaling sila. Pero totoo, may gumagaling naman talaga. Pero temporaryo lang. Mas malala pa nung sa harapan mo. Mas grabe pa ang sakit na maharap mo sa katawan mo. At
sa kaluluwa mo. Dahil sinisiguro mo na yung sakit ng katawan, pero yung sakit ng kaluluwa mo. O, labag sa utos ng Panginoon. Anong mangyayari sa'yo? Mamatay yung katawan mo, mamatay rin ang kaluluwa mo. Saan kayo punta? Sa impyerno. So, dapat wag niyong tanggapin yung mga lana galing sa albularyo at dalhin sa iyong bahay. Wag. Dahil may evil spirit talaga na mag-assist sa inyo doon sa bahay mo. Ano? Harassin kayo. Ano yung harassment, no? Mayroong harassment na mangyari sa buhay mo. Mas grabe pa. Oh, pag isa lang evil spirit ang nasa katawan mo, mas grabe pa. Sabi ni Kristo, ay madagdagan pa ng 6. 7 na. So yan lang mga kapatid. Itong demonic possession, kadalasan po sa demonic infestation, yung mga bahay na walang tao, dapat pag-publish kayo. Unang-una, ipa-deliverance din yung mga bahay. Pag walang, hindi na kayo nakatira dyan ba? O isang taon, patawag kayo ng yung exorcist, ipa-deliverance yung bahay mo, at ipublish niyo yung bahay niyo. Para yung mga demonyo ay lumayas at kayo na ang tumira dyan. Dahil wala kayo, sila ang nandyan. So, pa deliverance, dahil ipublish niyo yung bahay niyo. Para hindi kayo... Yung mga secret na images. Yung mga secret na images na galing sa albularyo. Tandaan niyo ha? Yung mga secret na images, yung mga Santo Niño na galing sa albularyo, yung iba dyan, nagbinta ng Santo Niño, tag-sipit tausan. Oo. Yung tiyan ko, may sakit daw na nabalitaan ko na kapagbili siya ng Santo Niño. 7,000 dito sa bahay niya dahil yung Santo Niño daw ay ito ay makapagpagaling sa kanyang katawan. Hanggang ngayon, wala nangyari. Walang nangyari. Scam yun, scam. Yung scam. So, delikado talaga mga kaibigan, no? Yung mga larawan na galing sa albularyo, huwag ninyo ilagay sa altar ninyo. Yung mga larawan na galing sa albularyo. So, itong demonic possession ay hindi ito kinagawa sa isang ordinaryong deliverance minister. Kahit ako. Pag ako'y deliverance minister, hindi ako makapagpalabas sa demonyo. Only, sino lang? Only? Exorcist. The bishop. Ang bishop ay, ang mga pari na i-appoint sa bishop, exorcist. Ang bishop mismo, exorcist. Lahat ng mga bishop, exorcist. Dahil lang yung mga bispo, yung mga apostolist, lahat ng mga apostolist, mga bishop, sila ay mga exorcist. Sila ay binigyan sa Panginoon ng power para magpagpalabas ng demonyo. Yung mga bishop, nagbigay ng pakulte sa mga pare para maging exorcist, ito ay pinahiram lang. Pinahiram lang. Pagbawiin ito sa bishop, hindi na rin sila maka-exercise sa mga poses. Ako, hindi ako makapagpalabas sa demonyo. Dahil hindi ako magagamit sa rito, yung ritual, Roman ritual, Brother Sandro, volume 1 siguro yun. So, sila lang ang magagamit dyan. Kami, ano bang magawa namin isip deliverance minister, mga laigo? Kami ay magabanbad sa gapos sa mga demonyo. Nagagawa ng kalagad yung mga nakagapos. Ginapos tayo sa demonyo dyan sa mga karamdaman natin, yung mga sakit, psychological illness, spiritual illness, mayroong mga sakit talaga na demonic operation, demonic obsession na hindi nakita sa doktor, ay mapagaling natin gamit yung mga prayer sa simbahan, yung Padre Sikiya. Pero
pag poses na, hindi kami magkapagpalabas. Dahil hindi kami magka-direct, no? Direct command sa demonyo, hindi kami magkapagtanong sinong pangalan mo. Oo, ang isusis, matanong niya, sinong pangalan mo, demonyo, anong pangalan mo? O, yan, pag makilala mo lang pangalan ng demonyo, pwede mong i-cast out yung pangalan yung demonyo sa pangalan ng Panginoon. Pero kami hindi. Iba talaga ang LIGO na deliverance kaya sa minister. Oh. Yung ibang mga minister diyan, sabi nila na nagpapalabas na ng demonyo o yan, hindi sila exorcist. Hindi totoo mga kapatid. Yan sabi nila na nagpapagawas, nagpapalabas kami ng demonyo. Hindi ito. Hindi ito possess. So mayroon lang demonic oppression, grip oppression, obsession. So, yun lang mga kapatid, no? So ngayon, ating binanggit kanina yung albularyo. Bakit ayaw natin sa albularyo? Bakit ayaw natin? Dahil ito ay part of divination. Sila ay nagpagamit sa evil spirit nandiyan sa paligid natin. Sabi diyan sa Unong Pedro 5:8. Basahin mo natin ang Unong Pedro 5:8. Be alert. Be on watch. Your enemy, the devil, roams around like a roaring lion looking for someone to devour. So yun ang ginawa ng mga demonyo, yung mga enemy, no? Ang devil ay parang ano, ay ang kaluluwa natin ay ano sa Tagalog yung tukbon? Lalapain. Lalapain yung kaluluwa natin. Yung iba dyan ay nagpalapa na. No? Nagpagamit na sa demonyo. Buhay pa ang kanilang katawan, pero patay na ang kanilang kaluluwa dahil napagamit sila. Yung mga albularyo na mayroong magpukulam, mangbabarang, yun, nagpagamit sila. Ano sabi sa Biblia? Lahat ng mangbabarang mga kapatid, papatayin yung lahat ng mga mangbabarang. So ano sabi dito sa Deuteronomy 5:7? Basahin muna natin para dyan na yun. Deuteronomy 5:7. Worship no God but me. Yun ang pagpunta natin sa albularyo, yun ang pag-worship natin sa demonyo. So, bawal yun, no? Deuteronomy 18:6, anong sabi dito? Don't sacrifice your children in the fires on your altars. And don't let your people practice divination or look for omens or use spells. Yeah. So, talagang ipagbawal ito, yung mga tao na yan, yung mga albularyo. Yung mga nagpractice ng divination, mga omens o spells, bawal. Huwag kayong pupunta doon. At ang sabi dyan sa Isaiah 8:19-20, but people will tell you to ask for messages from fortune tellers and mediums who chirp and mutter. They will say, after all, people should ask for messages from the spirits and consult the dead on behalf of the living. You are to answer them, listen to what the Lord is teaching you. Don't listen to mediums. What they tell you cannot keep trouble away. Ano sabi? Listen to what the Lord is teaching you. Don't listen to mediums. So, pag nagpunta kayo, nakikinig kayo sa mga medium. O hindi ninyo pinakinggan ng Panginoon. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Ang sabi sa Bisaya at Alexandro, ayaw ka mo pamatin sa mga nagpunag yam-yam yun sa Bisaya. So, yun ang nagbulong-bulong Bisaya. Sa Jeremias 8:17, ang sabi ng Alexandro, Jeremias 8:17. Ano sabi niya? Watch out, the Lord says. I am sending snakes among you, poisonous snakes that cannot be charmed, and they will bite you. Ang sabi ito sa Bisaya, pagbantay ka mo, nag-ingon ang Ginoo.
padad-an ko kamo mga bitin na malala nga dili madalag yam-yam aron pabakon kamo. Aron dili madalag yam-yam. So na yam-yam yon. So mga yung pag yam-yam ay isa itong makapaamo. Ano yung yam-yam? Mapaamo sa Tagalog? Yam-yam. Mapaamo. Para bang yam-yam, ano mo yung isang bitin para mapaamo mo? Parang orasyon yan. Orasyon ba? So ang sa ano, ang yam-yam, mapaamo mo yung ano, isang bitin, hindi ka makagat sa bitin dahil napaamo mo sa yam-yam, sa orasyon. Orasyon. So, yung mga habak, kasama rin itong habak, kasama kasi yung mga albularyo ay maggawa ng habak at ipagbili ng mahal, no? 15,000, 10,000, 5,000, yun ang kanilang business. So, kayo, malingla kayo sa kanilang business, hindi ito maka sa inyo yung mga habak, makatulong dahil hindi ito ang tunay na protection. Basahin natin, brother, yung Kalam 16:12. Kalam 16:12. Wala sila mamayos sa mga tambal o sa habak. Naayo sila pinagi sa imong pulong o Ginoo ang pulong nga nagaayo sa imong katawan. So iba talaga ang pulong o salita sa ating Panginoon, iba talaga kaysa salita sa mga albularyo. Dahil hindi sila nakapagpagaling sa kanilang orasyon at sa kanilang habak. Kundi, yung pulong, yung salita sa ating Panginoon, sila ay na pagaling sila sa salita ng Panginoon. At ang sabi sa ating Panginoon sa Kristo dyan sa Matthew 6:7, anong sabi dyan? At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Huwag ninyo silang gayahin dahil alam na ng inyong ama kung ano ang kailangan ninyo bago ama ninyo ito hingin sa kanya. So sa Matthew 6:7, ang sabi dito sa Bisaya, sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit o daghang mga pulo nga walay kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili matotoo. Ano ba yung salita na walang kahulugan? Yung orasyon nila, walang meaning. Yung bulong-bulong niya, yung mga orasyon nila na walang meaning, yun ang sinabi ni Kristo. So, huwag niyong gamitin yung mga ginamit nila, yung mga pulong na walang kabuluhan, walang meaning, walang kahulugan. So, at sila ay pwede rin silang makapagpagaling dahil may lingla talaga. Anong sabi dito sa Matthew 6:21? Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Tuloy. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masasamang espiritu at gumagawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Ayan. Yan ang sabi sa ating Panginoon. Yun, maraming mga tao na nagsabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa kanya niyan, na yun na.
ang binigyan niya ng kapayarihan para magpagaling ng karamdaman ng tao. Oh, marami to. Oh, anong sinabi ng mga tao? Oh, nagpagaling kami. Pero sinasabi sa Panginoon, hindi ako hindi ko kayo kilala. Eh bakit? Wala silang authority. Yung mga albularyo ay ito ay yeah, pwede silang tawagin na may kaso naman pwede dyan doon yung illegal practice of medicine, di ba? Alam mo po yung pwede dyan doon? Yung kaso na yun, yung illegal practice of medicine? Yung nangyari doon sa Cebu minsan, nagkamali ng inject ang doktor, lagnat lang naman yun, matay. Pero doktor siya. Doktor. Pero hindi ka lisensyado na pagka-doktor, pwede ka mapailagaso ng legal practice of medicine. Kahit mga albularyo. Mga dentista, sa tabi-tabi lang na gumagamit ba ng plier itong matanggal ang ngipin. So dapat mga kaibigan, pag magpagaling tayo, pag lahat mayroon tayong license, kahit ang mga pare, kayong mga doktor, may license. Hindi basta-basta ang doktor wala license, delikado. May kaso nga harapin. So, kung kayo, mayroong mga tao na walang authority, delikado. Delikado talaga ang tao kung walang authority. Dahil pag magpalabas lang ng demonyo sa isang katawan, pag wala silang authority, delikado. Ano mangyari? Basahin natin yung Gawa 19:17 size. Sinusubukan nilang palabasin ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus, pero sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus, ganoon din si Pablo, pero sino naman kayo? At nilundag sila ng taong sinaniba ng masamang espiritu at sinaktan. Wala silang magawa, kaya tumakbo sila palabas ng bahay na hubad at sugatan. Yan. Parang napawis sila dyan doon na wala ng purol, no? Wala ng purol. Dikado mga kaibigan, mawalang purol na tayo pag paglabas tayo ng demonyo na wala tayong authority. Dahil, ito ay natawag na demonic retaliation. So, yung mga demonic retaliation, delikado. Dapat ang isang exorcist, hindi basta-basta. Kompleto ang kanyang protection pag magpalabas siya ng demonyo. Kompleto ang protection sa prayer at sa kanyang sarili. Dapat magpupisa, no? Yung mga minister. So ito lang ang masasabi natin mga kaibigan. Siguro sa sunod, kalagayan natin kung kailangan ba yung exorcist. Kailangan ba ang exorcist? Banggit natin yung mga yung kalmularyo, yung mga paras demonyo. Ano ba ang trabaho ng isang exorcist? Okay? So maraming salamat at sana may natutunan kayo sa konting paliwanag natin sa ating tema na sa anong dahilan na salungat ng tao ang unang utos dahil sa walang kaalaman. Ngayon, may alam na kayong konti na nagdagan ang iyong kaalaman at sana inyong ituro sa ibang tao, sa inyong anak, sa lahat ng mga kaibigan ninyo. Magandang gabi, mga kapuntos!